Basta ang mahalaga, matalisod ka man, umuusad ka, sumusulong ka, hanggang sa marating mo yung buhay at yung misyon na gusto ng Diyos para sa iyo. Sige, maging maingat ka na mula ngayon. Huwag ka nang tatanga-tanga sa pag-ibig, pero umibig ka pa rin. Yes, mahiya ka, pero lumaban ka pa rin. Mag-move on ka pa rin. Magtrabaho ka pa rin. Tumayo ka pa rin. Ang daan ng kabiguan at tagumpay, isa lang. Pero yung tagumpay, mas malayo kesa sa kabiguan. Kung narinig po ninyo yung humilya ko noong nakaraang linggo, ay sinabi ko, ng isang pangunahing weapon na ginagamit sa atin ng Diablo ay takot. At yan ay upang hindi natin magawa ng mabuti ang misyon natin sa mundong ito. Because fear paralyzes. Tulad lang din ng pag-aalala, a kind of fear, yung nag-aalala ka. It's like you are sitting on a rocking chair. It gives you something to do, but it doesn't lead you anywhere. Walang mangyayaring mabuti. Puro masama lang kung tayo'y matatakot at mag-aalala sa buhay. At ang isa sa mga dahilan kung bakit tayo natatakot ay yung takot sa pagkabigo. Yung takot na magkamali tayo, yung takot na masaktan tayo. Dulot na rin ito ng mga naunang karanasan ng pagkabigo, either tayo ang nakaranas o nalaman nating naranasan ng ibang tao. That is why ayaw mo nang magmahal kasi nasaktan ka na. Ayaw mo nang mag-exam kasi bumagsak ka na. Ayaw mo nang magtrabaho kasi napagkaisahan ka. O ayaw mong mag-put up ng negosyo sapagkat yung alam mong kabarkada mo na sa tingin mo ay mas magaling sa'yo, nagsimula ng negosyo pero nalugi ito. Ayaw mo nang express ang nasa sa loob mo. Ayaw mo nang gawin ang mabuting naiisip mo. Dahil natatakot ka sa magiging resulta o sa pupwedeng negatibong sabihin, isipin at gawin ng ibang tao. So isipin po ninyo, yung mga pagkakataong nasasayang, pagkakataon para mag-glow tayo, mag-improve tayo, maging mabuti tayo, makatulong tayo sa ibang tao, pagkakataon para tayo maging fulfilled at masaya dahil sa mga inaalagaan nating takot at pag-aalala na ating nadarama. Maraming nasasayang. In fact, may mga buhay na literal na nasasayang dahil sa takot na yan. Kailan ba ako nakabalita ng isang estudyante nagpakamatay dahil sa takot sa kanyang mga magulang nang malamang hindi siya makakagraduate? Ano pa naman yan? To think na hindi naman graduation lang ang tanging paraan upang ang tao ay magkaroon ng magandang kinabukasan. Don't get it wrong. Mahalagang gumraduate ka. Bawat estudyante dapat makagraduate. Pero kung nagkamali ka na nga eh, kung nagkulang ka na nga eh, hindi ka nga makamagmamarcha kasi nga nagkulang ka at nagkamali ka. Pero solusyon ba yung magpakamatay ka? Ang solusyon ay bumawi, hindi ang isa pang mali. At yan ang ginagawa ng takot sa buhay ng tao. Bukod sa maraming sinasayang, hindi ka na makababawi, mas lalo ka pang magkakamali. Kaya nga minsan may nagsabi, fear is not the solution, is not the answer, never the solution, never the answer. Especially kung ang magiging ibig sabihin o acronym sa atin ng fear ay F-E-A-R, fear. Forget everything and run. Sapagkat bakit mo naman kakalimutan ng lahat at basta tatakbo ka na lang dahil sa ikaw lamang ay nagkamali o nasaktan? Sino bang hindi nagkakamali? Sino bang hindi nasasaktan? At kung tatalikod ka na lang, paano ka makababawi kung ganyan? Ipinagdiriwang po natin mga kapatid ngayon ang dakilang kapistahan ni Apostol San Pedro at San Pablo. Parehong nabigo ang dalawang ito. At hindi lang basta kabiguan na they messed up big time. Si Pedro, itinatuwa si Kristo. Si Pedro, na halos ilang beses sinabi sa Panginoon, kahit buhay ko, iaale ko sa iyo. At pagkatapos nun ay itatatuwa lang si Kristo, hindi lang makaisa, kundi makatatlo pa. Sipin nga ninyo, at ilang ulit din namang sinaktan ni Pablo si Kristo dahil sa marami niyang beses na pag-uusig sa mga Kristiyano.
Pero ang maganda sa dalawang ito, hindi nila tinakbuhan ang kanilang kamalian. Hindi nila kinalimutan ng lahat dahil sa kanilang mga pagkakamali. Hinarap nila ang kanilang pagkakamali, nagsisi sila, at sa tulong ng Panginoon, ipinagpatuloy hindi lamang ang kanilang buhay, kundi lalo na ang kanilang misyon. Dahil dyan, may dakilang kapistahan tayo ngayon. Sinong mag-aakala na yung dalawang ito na nabigo ng big time ay dadakilain natin noon, ngayon, at magpasa hanggang panahon, hanggang sa kabilang buhay, nandoon ang pagpupugay ng mga banal kina Pedro at Pablo. Yan ay dahil sa hindi sila tumigil kahit nagkamali, nabigo sila. Sapagkat sa tulong naman ng Diyos, naabot nila ang pangarap ng Diyos para sa kanila. Ang misyong ibinigay ng Diyos para sa kanila. Hindi naman kasi nagbabago ang Panginoon . Lalo na ng kanyang pagmamahal sa atin, ng kanyang pagtingin sa atin. People may define us. Kahit nga yung mga taong close sa atin, by means of our mistakes, by means of our limitations, because of our shortcomings. Pero hindi ang Diyos. Ang tao, i-define ka dahil sa mga pagkakamali mo, kapintasan mo, shortcomings mo. Hindi nasasabihin yung pangalan. Sabihin naman yung pangalan, dekorasyon na lang. Pero ang i-emphasize, kabit yan. Nagpapa 5-6 yan. Nakulong yan. Naging addict yan. Ampon yan. May ibang asawa yan. Hindi ganun ang Diyos. In fact, kahit na sabihin mo yan patungkol sa isang tao, God will be like, sino yon? Ang Diyos na nakakaalam ng lahat, ang Diyos na kahit hindi mo pa sinasabi ay alam na niya. Alam niya ang nilalaman ng puso mo at ng isip mo. Pero kapag sinabi mo patungkol sa isang tao, Lord, you know, ex-convict yan. Ay, you know, kabit yan. Lord, si noo. Lord, si ulo. Ang sasabihin ng Panginoon kung maririnig mo lamang ang kanyang tugon, sino yon? Hindi sa magkukunwari siyang hindi niya alam. Nagpapakatotoo siya na hindi niya alam. Sapagkat ang alam ng Diyos, wala siyang nilikha na maling tao. Nagkamali lang yan, pero hindi maling tao yan. Natalo lang yan, pero hindi talunan yan. Nakapagloko pero hindi manluloko yan. Very down ka lang ngayon pero hindi down ang iyong destinasyon. Para sa Panginoon, up sa langit ang iyong destinasyon. Kaya gustong-gusto ko yung eksena sa Mark 16 verse 7 . Nung muling nabuhay ang Panginoon na ibinalita ng anghel na si Kristo'y muling nabuhay ng talaga, anong sinabi sa Mark 16 verse 7 na para bang ipinasasabi ng Diyos sa anghel, sabihin mo sa kanila ito. Ang sabi ng anghel sa mga babae, go and tell his disciples and Peter. Special mention si Peter. Si Peter na nagloko, si Peter na nagtatwa, si Peter na hindi pa nakababawi sa sandaling ito, ha? Hindi pa nangyayari yung ebanghelyong narinig ninyo. Kung saan tinanong ni Kristo si Pedro, mahal mo ba ako? Mahal mo ba ako? Mahal mo? Hindi pa nakababawi si Pedro? Kabubuhay pa lamang ni Kristo? Pwede namang, anghel, sabihin mo sa babae na nabuhay na ako at pakisabi sa babae, go and tell my disciples. Wala na yung Peter. Si Peter, naku, nagkamali sa akin yan. Hintayin niya ako at uumbagan ko yan. Ay, nagkamali sa akin yan. Nagbago na ang pagtingin ko dyan. Hindi . Ang sabi ng Diyos sa anghel, sabihin mo sa mga babaeng makikita mo na muling nabuhay na ako at sabihin mo sa kanila, go and tell my disciples and Peter. Alalaumbagay upang iparamdam ko kay Pedro at sa mga nagdududa na kay Pedro sa kakayanan ni Pedro dahil itinatwa ako ni Pedro ng makaitlo upang maramdaman nilang lahat. Hindi ako nagbago sa pagtingin ko kay Pedro. Pinagtitiwalaan ko pa rin si Pedro. Of course, not to mention, yung ilang beses na nasaktan ni Pablo, si Kristo, Saul, Saul, why do you persecute me? Ang daming mga umiyak, ang daming mga Kristiyanong nasaktan, may mga namatay, pero binagyan pa rin ng Panginoon ng tsansa si Pablo na makabawi sa kanyang pagkakasala, na makapagpahayag ng mabuting balita, at makasulat ng maraming mga aklat na hanggang ngayon ay pinakikinabangan nating lahat. All because
pinaglabanan nila ang kanilang takot sa tulong ng Panginoon. Kaya huwag po tayong padala sa takot. Especially when by means of our fear, the devil, the enemy, is suggesting to us, forget everything and run. Huwag po natin kakalimutan ng lahat at tayo basta tatakbo na lang dahil tayo'y nagkamali lang. Sinasadya man natin o hindi iyan. Tayo man ang nagkamali o nagkamali ang ibang tao at nagsuffer lang tayo. Huwag tayong matakot. Sige, maging maingat ka na mula ngayon. Huwag ka nang tatanga-tanga sa pag-ibig. Pero umibig ka pa rin. Magpautang ka pa rin kung may ipapautang ka. At sa nakikita mo'y kailangan naman talaga. Pero mag-ingat ka na. Nevertheless, magpautang ka pa rin. Mag-put up ka pa rin ng negosyo. Pero magtanong-tanong ka na kung paano mo palalakarin, imamanage ito. Face the consequences of your actions. Accept responsibility sa mga naging kasalanan mo. Yes, mahiya ka, pero lumaban ka pa rin. Mag-move on ka pa rin. Magtrabaho ka pa rin. Tumayo ka pa rin. Wala namang natatalisod nang hindi lumalakad ng pasulong eh. Kaya ka natatalisod sapagkat lumalakad ka ng pasulong. And so matalisod ka man, at least sumusulong ka. Eh bawat lakad mo ba natatalisod ka? Eh kung ganun, may diferensya ka. Pero kung bawat lakad mo, pasulong, pakonti-konti, paminsan-minsan, parte ng buhay yon. Hindi ka naman Diyos eh. Ang Diyos lang ang sapat. Ang Diyos lang ang hindi nagkakasala. Ang Diyos lang ang hindi nagkakamali. Ang Diyos lang ang hindi naloloko. Tao ka. The Bible even tells us, yung taong malapit sa Diyos, yung taong banal na, yung taong makatuwiran na, nagkakamali pa rin, nagkakasala pa rin, tayo pa kayang nagpapakabanal pa lang? Basta ang mahalaga, matalisod ka man, umuusad ka, sumusulong ka, hanggang sa marating mo yung buhay at yung misyon na gusto ng Diyos para sa iyo. Tutulungan ka naman ng Diyos eh. Basta tulungan mo siya, itatayo ka niya, pero wag mong ibigay yung full weight mo. Kapag nadapa ka, plakdang-plakda ka. Hindi. Iunat mo ang iyong mga baraso, iunat mo ang iyong mga binte, unti-unti kang makabangon at ipull up ka ng ating Panginoon. Sa ating ebanghelyo, 3 beses, binigyan ng tsansa ni Kristo si Pedro na makabawi. Hindi lamang talaga 3 beses eh. We keep on saying, God is the God of second chance. Pero pansinin po ninyo, medyo binabago natin. God is the God of second chances. So ibig sabihin, napakaraming chances sapagkat ganun naman talaga ang Diyos. Kaya't kung binibigyan ka ng niya ng second chance, ng another chance, lalo pat seryoso ka namang bumabangon sa iyong pagkakamali sa tuwing ikaw'y madadapa, siya na tumutulong sa iyong makabangon ang tutulong din sa iyo habang panahon hanggang sa matupad mo ang iyong misyon. Lalong-lalo na para sa pamilya mo. Yung ika'y maging mabuting asawa, maging mabuting magulang, maging mabuting anak, maging mabuting kapatid. Ano man ang pagkakamali mo, basta bumangon ka, maaabot mo yon sa tulong ng ating Panginoon. Handaan mo kapatid, ang daan ng kabiguan at tagumpay, isa lang. Pero yung tagumpay, mas malayo kesa sa kabiguan. Kaya kapag hindi ka tumigil sa pag-abot ng pangarap mo, ng mission mo bilang isang Kristiyano na maging mabuti unang-una para sa pamilya mo and then sa ibang tao, sa simbahan ni Kristo, pag hindi ka tumigil, maabot mo yung tagumpay. Mapapagod ang demonyo na bigyan ka ng takot at pagkabigo sa buhay. Ito sana ang hilingin nating biyaya ngayon sa banal na bisang ito.